Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, it's like a mini tutorial ng basic way how to apply your foundation sa inyong face kasi, anong tawag dito? Importante kasi talaga yung base. Eh. It's all about the base. It's all about the base. So, hindi ko alam yung tono. But yun, it's all about the base. So, kailangan talaga perfect yung canvas mo when you put makeup on your face. So, kailangan maganda. So, ayan, as you can see, super smooth and super perfect ng canvas ko dito sa aking face ngayon. Wow, feeling. So, if gusto niyo malaman kung paano ko na-achieve yung gantong ka-flawless na base nang walang kahirap-hirap, just keep on watching. So, first step is, dapat mga sis, momshies, and beshies, ang haba talaga nung sinasabi ko, kailangan super prep ng face natin. Okay? Prep in a way na yung skincare, like moisturizing your face, and also putting sunscreen or sun tint in your face. Yung kahit walang tint na sunscreen or sunblock, basta protected lang yung face natin, okay? Kasi super important yun sa skin natin and also para yung canvas or yung mismong face natin ay super smooth talaga. So right now, bare face ako pero meron na yan yung moisturizer and yung sun gel ng Happy Skin. So hindi pa ako kontento dyan kasi nga hindi naman perfect yung face ko. So I need to put something else para maging super smooth. So, it's either a primer or a makeup serum. Okay? So, madaming types ng primer. Meron yung primer na gel, may primer na cream, mga ganun. Pero, meron sa Philippines ito yung The Perfector, yung primer, yung blur stick ng Sunny's Face. Pwede din siya kasi nakaka-smoothen out siya nung skin mo para talagang lapat na lapat yung face mo. Or, meron ito, yung favorite ko, yung makeup serum ng EC&Co kasi this one, mga sis, nakaka-help siya na kumapit talaga yung foundation and also para super smooth and sailing ang paglagay natin ng foundation. So, step one ito, kailangan meron kang parang serum or primer or kung wala talaga, mga sis, okay lang kasi before naman wala akong mga ganito. Pero, make sure na nakapag-moisturize kayo. Any moisturizer, basta feeling mo na moisturize yung face mo, keri-keri boom-boom na yun. Pag feeling mo sobrang pangit ng skin mo ngayon, like super dry, and kasi ako dry and acne-prone skin ako eh. So, pag feeling ko super dry pa rin talaga siya, hindi siya na-contento, maglagay pa tayo na itong blur stick na to para talagang super-duper-duper smooth na talaga. Kasi kailangan talaga maganda yung canvas mo. Once okay na yung face mo, dito na tayo pupunta sa mismong topic natin, which is the foundation. So, dapat meron kayong parang trustworthy mo na foundation. Yung super duper dikit na talaga kayo na mapagkakatiwalaan mo na hindi ka mahuhulas, hindi ka mag-oxidize, yung tamang-tama lang para sa'yo, okay? Malalaman mo yun kapag tinry mo siya. So, before kasi, nung wala pang pandemic, it's easy to try kasi pupunta ka doon sa shop, tapos te-testing-testing mo, keri boom, but ngayon mahirap. So, tansya-tansya talaga, trial and error. Tama ba, ganon? So, ang gagawin mo yan, tatansyahin mo doon sa mga picture or for example, may vlogger kang kilala or pinapanood na feeling mo ka-skin tone mo, skin tone naman ba? Ka-skin color mo, mga ganon. Yun, medyo itatry mo. Ganon yung ginagawa ko minsan pag yung mga international YouTuber yung pinapanood ko. If you feel ko na, kakulay ko ba to? Ganyan-ganyan. Kapag feel ko kakulay ko siya, ay, ito yung shade ko. Tapos tatry ko. Pag dumating sa akin, feeling ko naman okay. Pasok siya. So, ganon. Trial and error talaga mga sis and momshie. So, kaya nyo yan. But, again, for, ito yung pinaka-trusted ko na mura. Okay, drugstore siya, which is the L'Oreal Infallible 24-hour fresh wear. And this one, sobrang super duper duper nice niya talaga kasi hindi matte, hindi super dewy yung finish, but it's full coverage. As in, super full coverage. Tapos, ang ganda nung finish niya sa akin. Kaya super favorite ko. Wala pang nakakatalo dito, promise. Kasi, hindi ko pa naman natatry si Fenty, but this one,
super nice talaga nito. Kahit yung ibang mga YouTuber, talagang taas kamay dyan sa foundation na yan. Then, I have this also, yung NARS. This one is soft matte. Matte yung finish niya kasi soft matte. Pero hindi siya yung super duper 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 matte talaga. May softness siya. Alam niyo yun. Pero full coverage to. Super full coverage siya. And then, I also have this, yung matte poreless ng Fit Me. I have two shades nito, 120 and 128 kasi minimix ko siya. Kasi medyo dark sa akin tong 128. So, ayun. It's for normal to oily skin. So, mapapansin nyo, iba-iba yung foundation ko. Meron pang dry, meron pang oily, may pang normal. Like nito, pang normal skin to. Normal to dry skin naman to. Yung Happy Skin, favorite ko. Pero pang light, super light lang nito. Light to medium, ganun. Hindi siya nag-full coverage, but I like it. Kasi nakaka-fresh. And ito, super full coverage din. Pero pang matte din. So, mapapansin nyo, bakit may pang matte, mayroon pang dewy, ganon. Kasi, paiba-iba naman talaga yung ano natin, eh, skin natin. Minsan dry, minsan oily. Alam mo yun, combination. So, kailangan ikaw yung mag-adjust. Hindi yung makeup yung mag-a-adjust sa'yo. So, mag-a-adjust ka kung ano yung pinaka-perfect for your skin tone, skin color, your undertone, and also skin type mo. If it's dry, combination, or oily. So, ikaw yung mag-a-adjust at pipili ng foundation mo. So, once okay na, at nakapili ka na, which is ang napili ko, ang aking favorite na si Infallible na 24 Fresh Wear, shishake mo dapat muna. Tapos, may dalawang tools na pwede kang gumamit. Beauty sponge or yung kanilang brush na pang buff nung foundation mo. So, pag gusto mo na full coverage na agad, pak na pak agad, you need to use a brush. Tapos, i-ending mo siya ng sponge. But if gusto mo ng light coverage, na light to medium coverage, at smooth lang talaga, and freshness, you can use the sponge, okay? Yung damp sponge dapat. So, ang gagawin natin is semi-full coverage. Nag-semi pa. So, we'll use both brush and also sponge. Okay. So, itong makeup na gagawin ko, hindi siya yung pang ano ba? Ay, sige na nga. Papakita ko sa inyo yung pang light muna and then pang full coverage. So, yan. 2 pumps lang pag light. Then, ang ginagawa ko kasi, ilalagay, kinakalat ko na para even yung kasi minsan napaparami kapag hindi mo nilalagay muna sa mukha mo. Napupunta din sa sponge or sa brush. At least ito kalat mo na, diba? Huwag mong kakalimutan, mga sis, ang iyong leeg. Sa skincare, huwag kalimutan leeg. Sa makeup, huwag kakalimutan ang leeg dahil hindi pantay pag hindi mo nilagyan ang leeg mo. Okay. So, ayan. Blend na natin. Pag biniblend nyo, mga mom, she's and sisi, dapat ganyan, no? Yung parang bounce. Bounce. Ganyan. Para parang dinidikit nyo talaga sa face nyo. Ganyan. Para blend the blend. O, diba? O. Ganda talaga na itong foundation na ito. Tapos, iisipin nyo din dapat, mga sis, if nag-oxidize ba ang tignan nyo sa review kung may magsasabi ba na, ay, nag-oxidize. Ay, ganito. Nag-iiba yung color niya after a couple of hours. Or pag acidic ka, yung acidic ka, may ganun, di ba yung acidic? Nag-iiba. So, pag nagpawis ka na, wala na, iba na kulay. So, kailangan i-configure niya din yun. Itong mga sinasabi ko naman, mga basic lang to. Mga napanood ko lang din po sa mga YouTuber, makeup artist, ganun. So, huwag niya kayo dyan. So, ayan. Ganyan yung mga light to medium coverage. Kasi, freshness lang. Oh, kasi ginamit niyo yung brush. Ay, brush yung sponge. But, if you wanna use, ayan, ganyan siya. Diba? Light pa lang yan. 2 pump lang yan. Buong mukha mo na. Tsaka liid. But, if you wanna do it as a full coverage, you need to add more.
more, ganun. Kalat mo na lang ulit. Wag niyo i-direct sa mismong tool niyo. Dun sa sponge or sa brush kasi sayang yung product. Na ano siya. Ayan, nakikita niyo kung bakit nagiging full cover parang ayan pa. Full coverage yung effect kapag brush ang gamit. 'Di ba? Tapos ganyan dab lang. Huwag yung pa ganyan kasi makikita niyo yung hagod no, mishabi. Yung hagod ng mga buhok nito, yung streaks ba yung tawag ng streaks or strokes ng brush. So, ganyan dapat. Para talagang blend na blend. Tapos, ang tawag sa mga brush na pang ano, foundation brush or buffing brush, gano'n. Kabuki brush, pwede. Tsaga-tsaga lang. Kailangan nyo talaga siyang i-blend para mukha kayong pantay. Kung hindi, mukha kang syunga. Tapos, tsaka nyo lalapatan pa ng sponge para lang masusure nyo na walang mga linya-linya. Yung parang lapat na lapat talaga para lang sure. Pero ito, slow motion na. Ganyan. Tapos parang dinidiin nyo talaga lalo yung foundation sa inyong mukha. Para hindi siya masyadong mag-move. Ganyan. Yung leeg, huwag kakalimutan para pantay. Kasi kapag di nyo nilagyan yan, hindi pantay. Tara! Ayan, ang ganda na, diba? So now, hindi pa tayo makakapag-powder muna. Kasi magko-concealer din tayo. Kailangan ng concealer and pang-contour para lang magkaroon ng dimension yung face nyo. So I'll be using itong si Infallible na L'Oreal din. Pwede din brush, concealer brush gamitin nyo. Daliri nyo, mas okay din. Pero ako, itong ginagamit ko para hindi naman masayang. So, blend lang to. Kailangan nyo siyang i-blend maigi para pumantay siya dun sa foundation nyo. So, mga sis, ayan, nakapag-concealer and also cream contour na din ako. So, ang pinaka-kailangan talaga for the base is kailangan natin mag-powder, mag-set, okay? There's two types of setting. Okay? Ay, di. Three pala. First is pag gusto mong light lang yung makeup mo and then ayaw mo mag-crease yung sa concealer mo sa under eye and also yung mga nag-spot conceal ka. Ang gagawin mo is, ang lalagyan mo lang ng powder is yung under eye and also yung mga nag-spot conceal ka or dun sa mga areas na feeling mo mabilis kang magpawis or mag-oily. Okay, so usually ganun yung makeup na ginagawa ko. But since we're pushing through dun sa parang may pagka semi-full coverage, dun tayo sa pangalawa na pagbibake, na pagpa-powder, which is yung buong face na light powder lang. Okay, lalagyan mo, dust lang, ganun. Then the third na pagpa-powder is yung mga professional na parang glam talaga, glam look. Is you're gonna bake it. Like, put dito ng madami talagang powder, put dito ng madaming makapal na powder, and then they're gonna let it bake, and then i-remove lang nila after they put their eyeshadow, contour, and everything, ganon. So, tayo, dun tayo sa number 2, kasi semi-full glam lang naman tayo. And I'll be using si EC&Co. One is the illuminating and then the other one is translucent. Yung illuminating dito sa under eye ko, then the translucent all over my face. Okay, so let's start. So, kailangan mo mag-ingat sa pagsiset kasi powder yan. So, I'll be using a powder brush para talagang sure tayo na light lang yung malalagay ko. Ay, hindi. Gamit tayo na ito. Tapos, make sure nyo na na-blend yung maigi. Ki-illuminating itong nilalagay ko dito. Okay, after dyan, si translucent naman. Powder naman gagamitin ko. Kahit ano, idadust mo lang naman yan sa mukha mo.
Para lang maset talaga siya. And then, mabilisan lang. Hindi tayo magbe-bake. Ganyan lang. Ito dust off mo lang din. Ganyan lang. Para lang talagang maset mo yung nilagay mong foundation and concealer. Then, yung iba, ang kailangan gawa dyan para maset na agad is nag-setting spray na agad sila, tapos hayaang matuyo, tapos that's the time na maglalagay ulit sila ng mga blush and everything. Ako, hindi muna kasi natatakot ako mamove siya. So, balikan ko kayo once natapos ko na yung full face ko, okay? So, mga sis, ayan, tapos na yung makeup ko. Ang pinaka-final step para maganda talaga yung base mo at magtatagal siya is magsi-setting spray ka. Setting mist ni Ann Klutz ang meron ako. So, yun ang kailangan para ma-set at ma-hold talaga yung foundation, yung powder, yung concealer, yung mga blush, contour, and everything na nilagay mo dyan. Kailangan natin siyang iset nito. Para ka nagtatayo ng bahay. Diba? Yung semento, lalagay mo palang tubig. So, papatuyuin mo lang yan with your hands, pamaypay, or electric fan. She's besties and sissies. Ito na ang final look ko for a perfect or semi-perfect base or foundation application, etc. Ito na yun. Ito na yun. Ganito lang. Ganun lang kadali mga sis, momshies and besties. So, hindi masyado komplikado. Kayang-kaya nyo. Sure na sure ako. Mag-practice lang kayo sa bahay every day kung kaya. Why not? Di ba wala naman tayong ginagawa? Or I mean, may mas madami tayong free time ngayon sa bahay at laging nasa bahay lang. So, kung palpak man yung una natin gawa, carry boom lang, wala masyadong makakita sa atin. So, try and try until you succeed. O, di ba? So, yun lang mga sis. I hope na gusto niyo itong video na to. And don't forget to like, share, and subscribe on my channel, guys. Bye!